Ay, alam mo, shoutout nga pala doon sa mga putak ng putak na mga vlogger na nag-aalastang abogado, nag-aalastang part ng defense panel ni dating Bucor Director General Gerardo Bantag. Alam mo, ito ang challenge ko sa inyo. Ha? Pagpaliwanagin nyo si Bantag tungkol dito sa interview ko dati. Sa dating interview ko na inere ko ito noong 2021. Ha? 2021 ko to inere. At alam ito ng ibang mga vlogger. Ha? Aware kayo dito eh. Dito, sinasabi ni Retired General Jerry Valeroso, malala ang droga sa loob ng Muntinlupa. Ha? Sa loob ng Muntinlupa, malala ang illegal na droga dyan. Ginagawa ang droga dyan, yan mismo ay galing kay Retired General Jerry Valeroso, hindi galing sa akin salita yan. Siya ang nagsabi. Ngayon, pinatanggal itong bidyong ito. Pinatanggal ito ng isang opisyal ng gobyerno. Pinatanggal ito. Mabuti na lang, itong opisyal ng gobyerno, wala ng pwesto sa gobyerno ngayon. Alam nyo, nakakatawa, ito ang dahilan kung bakit galit na galit sa akin si dating Bucor Director General Geraldo Bantag. Pakinggan nyo ito at paliwanagin nyo. Huwag nyong pag-astahin na santo na malinis si Bantag. Huwag nyong sabihin na malinis yan, na pinag-iinitan. Ha? Huwag nyong sasabihin. Kasi itong interview ko kay General Valeroso, term ito ni dating Pangulong Duterte. Ha? 2021 pa itong isyong ito. Balikan lang natin ang sinasabi. Ipipigback po kagad kita, sir. Ipipigback po kagad kita. Para ninyo. Opo. Para masabi ko tuloy sa kanya, kung bakit hindi humihinto ang drug trafficking dito sa Pilipinas, alam na alam ko kung bakit hindi humihinto. Yes, sir. Kasi kahit sa akin, sir, grabe ang drug trafficking sa Muntinlupa. Grabe. Opo. Grabe. Mayroon isang building doon, lahat ng Chinese na drug lord, doon hindi sa building na yun, free silang gumamit ng cellphone, kaya nakakapag-DC na kayo maraming drugs. Opo. Ito nga, sir, nung kausap ko si Herbert Kulanko, until sa mga oras daw po na to, patuloy pa rin daw po ang illegal na droga sa loob ng bilangguan. Totoo yun. Sabi niya po yun. Totoo yun. Kasi hanggang ngayon, may mga tao, mayroon akong mga asset na nasa loob. Sila ang nagpipigback sa akin. Opo. Paano sasabihin nila wala cellphone? Yung asset ko nga mismo na preso, nakakatawag sa akin eh. Opo. O. Nakakapag-ano pa kami ha? Video call, nakakapag-video call pa kami. Opo. O. Pero kayo, sir. Alam na. Opo. Kayo, sir, nung panahon nyo po ba, nakatanggap ba kayo ng pagbabantak sa mga tauhan ni Senator Leyla de Lima? Ako, umaga ang tanghalian panggabihan hanggang sa to the extent na inalok ako ng malaking amount para wag na lang ako mag-testify. Opo. Dine-claim ko yung kanina Mr. Bantang ulit, pinagbabantaan na ako, pero tinuloy-tuloy ko rin ang pag-testify ko, lalo kung binulgar kung anong resulta ng aking intelligence build-up. Opo. Noong 2014. Hindi ko talaga siya nung gusto, and then later on pinagbabantaan na papatay na lang daw ako. Yes, sir. Sabi ko, tingin ako, hindi bali sana ninyo kung lalaban sila ng harapan. Eh, hindi. Isanay naman ako sa gera. Yes, sir. Hindi problema eh. Hindi ko alam kung sino titira sa akin. Yes, sir. Hindi ko alam. Yes, sir. Eh, alam naman natin si Senator de Lima. Maraming pera. Yes, sir. Maraming connection. Maraming tao. May influensya. Eh, bili mo, ito si de Lima kasi, tiyahin niya si Julie de Lima. Yung asawa ni Juma Sison. Opo. Hmm. Alam niyo ba yun? Alam niyo? Hindi po, sir. Hindi po. Tiyahin niya si Julie de Lima, asawa ni Juma Sison? Hanggang ngayon po na asawa ni Juma Sison? Yes, hanggang ngayon. Kaya pala aktivista eh. Lalabas po natin yung pangalan na yon. And then, ito pa isa pang interview ko kay General Jerry Valeroso. Dito sinasabi niya, kumikilos na daw ang lahat ng galamay ni Leyla de Lima pakantutin lawlaw ang suso na burikim babae. Oo.
Dahil minamadali daw nila ang paglaya at pag-absuelto kay Leyla de Lima dahil nga raw po dahil tatakbo muli si Leyla de Lima this coming 2022 for senator again. Oo, yun ang minamadali nila ng grupo ni Leyla. Ngayon guys, bago ko iparinig sa inyo ito, i-share nyo po, i-upload nyo sa mga ibang vlogger. Huwag na kayo magpaalam sa akin. I-upload nyo po ito sa mga channel ninyo para kumalat po itong video natin para malaman ng sa taas na ganito ang nangyayari. Pakinggan nyo po ito ulit guys. Yung ano, makalabas si Dilima dahil malapit ang eleksyon. Opo. O, mukhang bibir. Ang balita ko, talagang desperado na sila. Lahat ang parang gagawin nila. Opo. Delikado, pati ako ninyo, delikado na rin ako. Delikado na ako. Pati nasa Marines at sa ISAP. Delikado, sitwasyon namin. Opo. Eh, problema, mukhang dapat sundutin mo ito para maano. Kasi problema dito, yung mga inutusan ni Presidente, ala, kumbaga sa ano, pag mainit, doon lang, pag malamig na, wala na. Opo. Oo, yun ang problema. Opo. Bisa, sinapalap ko na ipapalap po sa kanila, sir. Kailan po kayo magigipa, sir, ng mga taga-DOJ? Ito, nakausap na nga, nakausap ko nga. Ang kaso, ngayon, wala naman na trance. Opo. Ay, naku, nabubwisit na ako sa ano na yan. Opo. Ang problema, itong kay, ano eh, yung mga, siguro dapat ito talaga eh, ano, pagalitan sila ni, ano, ni Digong eh. Opo. Eh, dahil, sabagay, ano ba mangyari sa amin? Ano ba naman? Yun. Nung interview mo sa akin, yung sinabi mo nga isang general, alam na nila ako na yon. Kaya ako ang inuna, kaya sabi raw ni Solicitor General Malcontento, unahin nyo yan kasi may structure na si SOG, sabi ganun. Opo. Si Sekretary Guevara. Guevara. Tayo ng Diyos sa Japan. Yes, tama. Kasi, kasi ninyo, nasa tama tayo eh. Nasa tama tayo. Yes, sir. We are not hiding for anything else or we are not doing anything shit, yes, di ba? So, sayang kasi, sir, eh. Nakasuhan na si Dilimas, pakakawala lang na ng ganun ba sa mga... Yes, oo. Oh, tapos yung pagtakbo pala nung ano nung tao na party list, confirm. Opo, confirm. Opo. Sige, sir. Ano ko mamaya tatawag ulit ako sa inyo kasi na magjijim pa lang ako, sir. Eh. Araw-araw na yan ninyo, ha. Hindi talaga nagjijim ako, maraming gwapo dito sa gym. Okay, next topic. Next topic. Ito po ah. Di ba may sinasabi siyang Judas? Di ba sabi ni General Jerry, may Judas sa loob sa grupo nila Kulangko? Ito ho, pakinggan nyo to. Kung sino tong Judas na tinutukoy niya. Pa? Si Herr German Agoho, yun ang kasama nila, yun ang eyes and ears ni ano doon, ni Dilima. Preso din po yun. Ha? O preso rin. Dating kasamahan yan, best friend niya yan nun, ditong Gael. Opo. Oo. Ay, siniris nila yan doon. Opo. Kaya lahat na nangyayari doon, nalalaman kaya nag-iingat siguro yan. Opo. Pero ang gagawin ko, sasabihan ko na si Herbert na ingatan yung Herman. Oo. Na yun ang hudas sa grupo nila. Sige sir, ipaparating ko pa kanya. Ayun, okay, papatawagin mo sa akin. Yes sir, sasabihan ko na yung number niya, hinihingi niyo po, sasabihan ko po. Okay, yun. Hindi ko kilala yung Herman na yun eh. Oo. Alam niyo ba yun, inaalala ninyo yung ini-interview ko si Herbert? Meron siyang pinasahan na preso, na mayor din, na nagkikwentuhan kami.
Hanggang sa kinikwento niya kung bakit namatay si JB Sebastian, may pangalan na Tyron. Oo, lalabas na maya. Lalabas to.